Hi learners, this is Urban B and welcome to my class. Sa video nito ay aking tatalakayin ang unang anyo ng panitikan, ang tuluyan. And let's start! May dalawang anyo ang panitikan, ang tuluyan o prosa at ang patula o panulaan. Ang tuluyan o prosa, ito ay nagpapahayag ng kaisipan at ito ay isinusulat ng patalata. Ang mga tuluyan o prosa ay mga lipon na mga salita at pangungusap na may kwento at aral. May iba't ibang akdang tuluyan. Umpisahan natin sa maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman na isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Nag-iiwan ito na isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Next! Alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ang alamat ay kwento ng katangiisip lamang na kinasasangkutan ng kababalaghan o di pangkaraniwang pangyayari na naganap noong unang panahon. Anekdota. Ang anekdota ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Nobela. Ang nobela o kathang buhay ay isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Ang nobela ay ginagawa sa isang malikhaing pagsasalaysay ng pangyayari. Pabula. Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan na kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Ang pabula ay itinuturing na isa sa pinakamatandang anyo ng panitikan. Parabola. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral sa parabola. Next, dula. Ang dula ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado. Ang mga dula ay maaring hango sa tunay na buhay o isinulat bunga ng malaya at malikhaing kaisipan ng manunulat. Sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may focus sa iisang diwa at paksa. Ang mga sanaysay ay may layong magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbahagi ng opinyon, manghikayat ng ibang tao at iba pa. Talambuhay. Ang talambuhay ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Mula sa pinagsamang mga salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. Next, talumpati. Ang talumpati ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa at ito ay binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ang talumpati ay humihikayat, tumutugon, nangangatwiran, nagbibigay kaalaman o naglalahad ng isang paniniwala. Balita. Ang balita ay isang uri ng lathalain na tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Ito ay napapanahon at nagbibigay impormasyon sa mga tao. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag, pagsasahimpapawid, internet, o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa at nakikinig. Kwentong bayan.
Ang kwentong bayan ay mga katang-isip na kwento o salaysay na ang mga kumakatawan ay mga pag-uugali at mga uri ng mga mamamayan sa isang lipunan. Ang kwentong bayan ay isang panitikan na may kaugnayan sa ugali, tradisyon, pamumuhay ng mga tao sa isang pook, relihiyon o lupain. That ends our video tungkol sa unang anyo ng panitikan, ang prosa. Sa susunod ko pong video ay aking tatalakayin ang ikalawang anyo ng panitikan, ang patula o panulaan. And of course, don't forget to subscribe to join my class. Like this video for your attendance and ring that bell para hindi ka malate sa class ko. And this is Sir Bambi, you may now evaporate. Bye!